Praise the Lord, hallelujah. Tayo po ay tuloy-tuloy na. At tayo po ay nandito na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pananambahan sa hapong ito, ang pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Jesucristo. At bilang pag-alang po, tayo po ay tumayo, mga minamahal ko, na ito po ay dadalhin ng ating beloved preacher, Alvin Dugos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher Pedrito Minyano. Everybody shall praise the Lord. Mga minamahal, tayo po'y manalangin muna upang tayo samahan at pagpalain ating buhay na Diyos sa oras nito. Dakilang mapagpalang Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli po, mahal na Panginoon, sa pangunang dalangin para namin ginagalang na mahal Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Kami po'y narito ang batso sa amin kasama aming mga kapatiran sa aming pagtaguyod na yung banal na gawain sa araw na ito, mahal na Panginoon, pinagpala mo kami. Maraming salamat. Umpisa pa kanina sa aming pag-awitan, sa MC, sa Joyful, sa Limsong, sa mga patutuon, aming mahal kapatiran, yung pinagpala, o Diyos. Maraming salamat sa iyong paggabay, mahal na Panginoon, sa pag-awitan ng choir, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa iyong presensya, maging sa bahagi ng pagbibigay, o Diyos. Pinagpala mo kaming patuloy, mahal na Panginoon. Narito ang bawat sa amin, o Diyos, sa aming pakikinig, pag-aral, yung banal na salita. Inabang lingkod, wala akong magawa sa ganang akin, bagkos ako'y umaasa lamang sa iyong kapangyarihan, o Diyos. Maging sa bawat sa amin, samahan mo kami, mahal na Panginoon. Ito po aming samot dalangin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway. Gawa ng kaaway sa distraction, sa gawain, cast out, be frozen Satan, in Jesus' name, amen and amen, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ating mahal na Panginoon sa oras na ito, mga minamahal. Unang pagpupurit, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At dubling pag-alang po sa ating beloved evangelist, Will Estrada Almeida, the end time prophet of our living God. Sampu na kanyang mga beloved children. Pag-alaala rin po sa mga gininto ang turo o mabubuting turo na iniwan o itinuro sa atin ng ating beloved assistant pastor Lina si Almeida sa pamagitan ng kanyang banal na salita na ating mahal na Panginoon. At sa ating mga beloved preachers, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating mga beloved webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong daigdig, sa labas ng bansa, dito po sa dako ng Zamboanga City, sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang hapon po na narito ngayon na patuloy nagsusumikap na dumalo sa banal na gawain nating mahal na Panginoon. Magandang hapon po sa lahat ng mga lugar na kung saan napaabot ang tinig na ito. Magandang hapon po sa lahat higit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Atin pong palakpakan na malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tunay po, mga minamahal, labis-labis nating pagpapasalamat araw at gabi, araw-araw, dahil po sa katagumpayan ng ating church anniversary. Amen po ba? Last Sunday, kahit nandyan sa pagsubok, panglalait, persecute, sa mga kapitbahay, mga minamahal, o ano ba dyan, kahit mayroong labag sa loob na tayo po'y nakapagdaraos, ngunit walang magawa dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang nagbigay na katagumpayan sa lahat ng ating ginagawa last Sunday. Kaya tagumpay ang church anniversary. Everybody say praise the Lord. Yan po ang naging katugunan. Yan po ang napala sa isang Kristiyano na patuloy na nanalangin kahit sa kabila ng mga pagsubok. Amen po ba? Kahit sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay, minsan mawala tayo ng gana. Na dumalo sa banal na gawain ating buhay na Diyos. Ngunit nang nakikita ng mahal na Panginoon na tayo po'y nagpakumbabang loob sa Kanya, ang lahat ng mga dalangin natin ay Kanyang tinutugon sa tulong at habag na ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Kaya pinagsikapan talaga natin upang malugod ang ating buhay na Diyos. Kung hindi dahil sa ating pagsisikap ang ating mahal na Panginoon, hindi malulugod sa atin. Amen po ba? Kaya ating ginagawa bilang tao, bagamat mahirap gawin, ang pagpapasalamat sa ating buhay na Diyos dahil Siya lamang ang nakatulong sa atin. Simula pa noon, nung unang araw tayo naligtas sa ministeryong ito, miserable ang ating mga buhay noon, magulo
ang ating tahanan, mga minamahal, ngunit sa tulong at tabag nating Buhay na Diyos, hanggang sa ngayon, mga minamahal, ating nakikita na tamasa ang mapagpapala mula sa ating Buhay na Diyos nang tayo'y naligtas sa ministeryo ito, pinagaling ating karamdaman, binago ating mga buhay. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Yan ay lagi nating masasambit sa bawat gawain dahil ang ating pinag-usapan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Kaya tayo'y narito upang ating idaraos palagi bawat gawain, walang hinto hanggang sa pagbabalik nating mahal na Panginoon. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Nagdaraos nga yung mga wala sa katotohanan, tayo pa kaha. Amen. No, so atin napakinggan kahapon, nagmo-monitor ako, mga minamahal. Ulitin ko po, nakapag-preach ako sa webcast kagabi, akin lamang isambit sandali dahil na-monitor ko ba kung anong mga nasambit ng mga labi ng mga mananampalataya dito po sa buong Zamboanga City. Sa broadcast, sa radio, na pakinggan ko na talagang wala akong napakinggan doon na mayroon silang ipinatpataas na pangalan na Mahal na Panginoong Hesukristo. Kundi, mga minamahal, ang kanilang pinapataas palagi sa kanilang mga salita, bawat mag-report, ito bang sinasabing Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Everybody say praise the Lord. Walang pangalan ni Jesus, kaya ngiti lang ako, nag-smile lang ako, mga minamahal, habang nakikinig. Bakit po? Wala talagang ipinagmamalaki nila na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya, sila po yung nagdaraos dahil yun ang pananampalataya nila. Hindi natin rin masisisi dahil sabi ng banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, nabulagan ang kanilang pag-iisip at talagang kailanman ayaw nila na makinig sa buong-buong katotohanan. Amen. Everybody say praise the Lord. Hindi natin sila masisisi dahil yan po atin lamang pong napag-usapan. Bakit po? Nang napakinggan ko, mga minamahal, sabi pa ng IETF, huwag magsiksikan doon. Pinahirapan pang mga tao. Doon sa labas, 30-30 persona lang papasok sa kanilang sambaha, sinasamba doon, mga minamahal. Aking inisip-isip, kung isip-isipin natin, kung totoo ang Diyos na sinasamba doon, bakit ka mangamba? Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya wala talaga, mga minamahal, iba talaga yung ating paniniwala. Amen po ba? Iba talaga ang Jesus Miracle Crusade. Talagang tunay na ating naipagmamalaki ang pangalan nating Mahal na Panginoong Hesus. Walang ibang pangalan nating sinasamba na kung saan siya po ang ating ipinagmamalaki, mga minamahal. Walang ibang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan natin ating Buhay na Diyos. Kaya sa ilang saglit lang, nakapakinig ako doon. Kaya inisip-isip ko, mga minamahal, ilan ba ang virgin na tinatawag Virgin Mary at La Virgen del Pilar? Magkaiba man ang pangalan. So malilito talaga tayo. Amen po ba? Si Virgin Mary talagang kilala natin. Siya po ang naging ina sa laman ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody say praise the Lord. Pero itong pilar, saan kaya ito nanggaling? Tayo po yung nagsasabi lamang na totoo. Amen. Para hindi tayo malilito. Para malaman rin, maintindihan natin. Kaya pag magdaraos tayo ng para sa Mahal na Panginoon, yung tunay talaga na Diyos, tiyakin natin na ang ating tinatawagan, ipinagdaraos natin na tunay na Diyos na tumutulong sa atin. Everybody say praise the Lord. O hanggang ngayon, problema pa rin. Hindi rin natin masisisi dahil yan nga talaga ang paniniwala nila. Dahil kung isip-isipin natin, bakit pinagbawalan? Diyos yung pinapuntahan kaya doon. Amen po ba? Bakit pinagbawalan? Stricto, nangangamba, puno ng takot, puno ng pangamba. Kung Diyos atin nga dito, mga minamahal, tunay na Diyos, wala tayong pangamba, wala tayong takot. Anumang klaseng mga pangamba niyan, mabaliwala yan dahil totoo ang ating Mahal na Panginoon at pinaglilingkuran. Everybody say praise the Lord. Huwag tayong mangamba, nahirapan na lang. Napakinggan ko, nahirapan na ang mga tao daw doon sa labas dahil 30-30 lang ang ipapasok, sabi ng IETF. Hindi natin sila masisisi dahil yon ang paniniwala nila. Ibig sabihin, para sa atin, nakikita natin na wala sa katotohanan. Amen. Kaya dito, ating napatunayan, sa tulong at habag nating Mahal na Panginoon, tayo po ay nakasugpong ng buong-buong katotohanan. Na ikumpara lamang natin
Dahil tayo dito walang pangamba, kung mayroon man ma-infected sa virus, masandali lang, simple lang, iluhod mo lang, itaas mo lang ang kamay mo, manalangin ka, karakadaka, pag i-test ka ulit, negative na agad dahil pinagaling ka ng ating mahal na Panginoon. Minsan pinahintulot ang mga bagay na yan upang masubukan tayo ng ating buhay na Diyos. Mga minamahal na tayo po'y nanampalataya ba na tunay sa Kanya dahil walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Kaya patuloy tayo. Amen po ba? Sa ating nakamtan na mga pagpapala, dahil simula pa noon, di ba, inaasam-asam natin na tayo'y nananalangin, na tayo'y pagpalain ng ating mahal na Panginoon, hanggang na naabigyan ng katugunan ng ating buhay na Diyos, kung kaya nakikita natin ngayon, tayo po'y pinagpalang lubos, pinagpalang tunay ng ating mahal na Panginoon. Masagana na yung pamumuhay natin. Everybody say praise the Lord. Dahil totoo yung pinaglilingkuran natin, wala tayong pangamba kahit sa pagsubok ng buong sanglibutan na ito. Wala tayong pangamba na mayroon bang virus, dahil alam natin ang ating pinupunta dito, hindi tayo pababayaan. Ang ating sinasamba dito, tumutulong sa atin. Everybody say praise the Lord. Kaya wala sa katotohanan. Parang masabi natin dahil dalawa kasi malilito tayo. Ang Virgin Mary sa Biblia, kilala natin. Yung pinasukan ng mahal na Panginoon, mula sa langit, iniwanan ang langit, isang espiritu, makapangyarihan, pumasok agad sa tiyan ni Maria na kailanman hindi nagalaw dahil isa siyang birhen. Pinasukan, understood na sino yung pumasok, ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Everybody say praise the Lord. Na itong Nuestra Señora la Virgen del Pilar, na iba man yung Virgin Mary, kilala natin yan, pero itong Pilar, ang alam ko, nakakilala ko, may pilar dito. Itong asawa nating beloved wife, beloved preacher, Ronald Magdadaro. Yan lang, nakilala ko. Si Virgin Mary, nakilala ko. Nandito sa Biblia, pero ang pilar, kaya nga kung ating ihawid, atin pong pagbasihan, wala talaga sa katotohanan. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya palakpakan natin ating mahal na Panginoon dahil mapalad tayo, tayo'y narito sa buong-buong katotohanan. Bakit po? Buong-buong katotohanan dahil simula pa noon, nung tayo naparito sa ministeryong ito, atin ang nakikita, umiiyak na tayo sa kagalakan dahil nabigyan ng katugunan ng ating mga dalangin. Yung mga inaasam-asam natin noon, miserable ating buhay, gusto nating magbago ang bawat isa sa atin sa buong pamilya, nangyari. Amen po ba? Dahil totoo ang ating buhay na Diyos. Huwag tayong babanggit ng ibang pangalan na Diyos, kundi pangalan ni Jesus, dahil yan po ang tumitingin sa atin simula sa langit hanggang sa lupa. Mga minamahal, tinitingnan kung anong ginagawa natin, kung tayo ba'y naglilingkod sa Kanya. Kaya mga minamahal, mapapahamak ang hindi naglilingkod. Kaya ang ating gawin, ipagpatuloy natin na tayo po'y pagpalain palagi nating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya mga minamahal, wala tayong ibang gawin kundi magpakumbabang loob sa mahal ng Panginoon. Amen po ba? No, dahil sabi ng banal na kasulatan, Santiago 4:10, dito po sinasabi mga minamahal, magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Mga pagkababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Ito pala ang dapat nating gawin palagi. Habang tayo naglilingkod sa ating buhay na Diyos, dahil ang ating pagparito upang sambahin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating pagparito, mga mahal, hindi sa paliksahan na tayo po'y makilala na sino tayo. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Makilala sa tao, mga mahal. Atin lang itong naisambit. Dahil ikumpara kasi natin kung bakit, ano talaga ang purpose natin. Mga mahal, bakit tayo pumarito? Dahil sa kabutihan na ating buhay na Diyos na atin siyang mapalugdan. Everybody say praise the Lord. Kaya ang nagpakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon, ang nagpakumbaba sa paningin ng ating mahal na Panginoon ay Kanyang itataas. Sabi pa, ulitin ko po, mga pakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo.
palakpakan natin ang talata ng ating buhay na Diyos. Itataas pala tayo. Tayong nagsusumikap sa ating pagsamba sa ating buhay na Diyos. Kung nandyan sa ating puso't isipan niya na magpakumbabang loob, nandyan na lahat, karga na lahat, ang anumang batas na hindi ka mahusgahan. Everybody say praise the Lord. Dahil sa pagpakumbaba mo, na itaas ka ng mahal na Panginoon, ibig sabihin, nalulugdan ka ng ating buhay na Diyos. Nalulugdan tayo sa ating pagparito sa ating mahal na Panginoon. Ang pagsamba natin mula sa puso, sa ating isipan, walang ibang nakaharang sa ating pagsamba. Pumasok pa lang tayo, lumuhod pa lang tayo, nagtaas pa lang tayo ng ating mga kamay, atin ang nadama ang presensya ng ating buhay na Diyos. Kung yan, kung tayo'y sincero, na nakipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Sa Panginoon, itataas pala tayo pag tayo'y magpakumbaba. Totoo po naman yan. Dahil simula noon, nung nagpakumbaba tayo, nakasama ang dalangin, tayo po'y itinataas ng ating buhay na Diyos. Mga pagpapala na ating natamasa, mga matinding karamdaman, pinagaling pa nating mahal na Panginoon, yan pala ang ating dapat gawin. Sa bawat panambahan, punong-puno ng pagpakumbaba. Everybody say praise the Lord. Dahil pag nagpakumbaba ka, sabi pa itataas ka, ibig sabihin kinalulugdan ka, kahit hindi ka karapat-dapat sa sarili natin ating masabi, ngunit sa harapan ng ating mahal na Panginoon, ginawa kanyang matuwid sa kanyang harapan dahil sa pagpakumbaba, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Galatians 5:22-23, anong sinabi? Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Amen po ba? Katuwaan. Kapayapaan. Pagpapahinuhod. Kagandahang loob. Kabutihan. Pagtatapat. Kaamuan. Pagpipigil. Itong lahat na ating nabanggit ngayon, ito po'y nakasama na sa ating pagpakumbaba. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Dahil itataas tayo ng ating buhay na Diyos, ibig sabihin, itong nakasulat sa Galacia, nakikita ng mahal na Panginoon sa ating mga puso't isipan. Amen po ba? Kaya mga minamahal, tunay po, ipatuloy natin, itaguyod natin itong ating pagsamba. Kahit mahina na tayo, kahit nanlupay-pay na tayo, mga minamahal, sa sinasabi natin palagi na dalhin natin ang sarili natin dito upang makapagsamba, ipilit natin. Kung lupay-pay na tayo, dalhin natin ang physical natin dahil parang pinagtulungan niya ng kaaway para manghina ka. Ngunit kung dalhin natin, unang hakbang pa lang dyan sa pintuan na ating pananambahan, mga minamahal, tatalsik na yan ang mga gawa ng kaaway. Kaya i-revive ka ulit na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Makapakinig ka ng papuring awiting maglangit. Talaga pong tatalsik yan ang mga gawa ng kaaway. Bigla ka na lang luluha. Bakit po? Nadama mo na ang presensya na ating buhay na Diyos. Sa halip na hindi natin kaya, sa halip na nang lupay-pay tayo, pero kung ating dalhin ang ating sarili palagi sa gawain nating mahal na Panginoon, mga minamahal, dito talaga tayo tunay na i-revive, i-lift up ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Kaya ang katuwaan, kapayapaan, nakikita ng ating buhay na Diyos sa ating mga buhay, kung kaya may katwiran na itataas tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya tunay po mga mahal, napakabait ang ating buhay na Diyos. Wala tayong ibang gagawin, kundi atin pong pagsikapan na makasunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ito lang naman palagi nating ipinaalala sa bawat isa sa atin. Dahil po, minsan ang kaaway 24 oras pumapasyal, naghanap ng masisila, hindi natin makikita. Pag tayo'y maisaan ng kaaway, mga minamahal, tunay po, manlupay-pay talaga tayo. Pero pag tayo'y punong-puno ng pagpakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon, i-revive tayo ng ating buhay na Diyos. Lalo na pag maipiko natin ating tuhod. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Umaawit tayo, nagpupuri tayo sa joyful solemn song. Binubulay-bulay natin ang mensahe sa mapapuring awiting makalangit. Ang bait-bait ng mahal na Panginoon sa atin, kadakadaka, ipadama na niya ang presensya niya sa bawat isa sa atin. Malinisan tayo sa ating mga kahinaan dahil mahina tayo, talunan tayo sa harapan ng ating buhay na Diyos. Amen po ba?
Ngunit sa ating pagsisikap nang makikita ng mahal na Panginoon na tayo nagsusumikap, gawin niya tayong sakdal sa kanyang harapan. Everybody say, praise the Lord. Kaya ito ang gawin natin kahit sa kabila ng pandemya. Patuloy, hindi natin maintindihan. Kaya kapit tayo sa ating mahal na Panginoon. Dahil ngayong pitsa 15 o pitsa 16, declare na na-aprubahan na ng IATF, MECQ na naman tayo mga minamahal. Ano na naman kaya ang malabas na executive order? Hindi pa natin alam. Kaya habang may panahon pa tayo na makapagsamba, no, samba tayo. Lumapit tayo sa paanan palagi ng ating mahal na Panginoon upang tayo malugdan, upang tayo maawaan, upang tayo mapag-ingatan. Dahil walang ibang mapagpalang ama, mapaghimalang ama dito po sa ministering ito, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Siya po ang tumutulong sa atin. Atin namang nakikita mga private ebidensya, kahit gaano katindi ang ating mga problema, nung oras na tayo'y nananalangin, tumutulo ang ating mga luha. Anong nangyari? Madaling araw pa lang tumutulo ang ating luha, ang ating mga problema, binigyan na ng katugunan ng ating buhay na Diyos. Oh, may mga karamdaman pa na pinagaling, di natin yan makalimutan bilang patutuo natin sa ating buhay ang ginawa ng ating buhay na Diyos. Kaya nararapat lamang natin siyang sambahin. Nararapat lamang na tayo po'y laging magpakumbaba sa harapan nating mahal na Panginoon. Dahil sa pagpakumbabang iyan, ang mahal na Panginoon ay madaling mahipo. Makikita niya sa ating buhay. Kaya nga tayo nanalangin, inaasam-asam natin na tayo'y manalangin upang tayo pagpalain na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ating nakikita ngayon, pagpapala, ang sitwasyon natin noon, o kung ikumpara natin ngayon, tunay po, nag-iba na, mas masagana ang sa ngayon dahil sa pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody say, praise the Lord! Kaya huwag tayong kampante, mga minamahal, sa ating buhay. Porke tayo ngayon nandito na naglilingkod, huwag tayong kampante, huwag tayong kumpiyansa. Amen po ba? Dahil sa kahirapan ngayon, may maraming taktika ang kaaway upang malinglang ang mga tunay na Kristiyano. Katulad sa atin ngayon, ha, bagamat kaunti lang tayo, pero nakikita pa rin natin na ang lahat, nakikita pa rin natin na mayroon pa rin nagsusumikap na makadalo sa gawain ng ating buhay na Diyos. Ibig sabihin, sa puso't isipan natin, inaasam-asam talaga natin ang gawain ng ating mahal na Panginoon upang tayo malugdan ng ating buhay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya huwag tayong makampante. Huwag nating sabihin dahil pinagpala na tayo mga minamahal, be wise tayo. Mas be wise pa tayo kaysa gawa ng kaaway. Kaya sabi ng Kawikaan 27:1, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Everybody say, praise the Lord. Kaya huwag tayo makampante kung pinagpala tayo ngayon. Huwag tayo makampante dahil nandyan na sa atin ang lahat, ipinagkaloob na ng ating buhay na Diyos. Huwag tayong kumpiyansa sa ating pananampalataya dahil pinagpala na tayo. Kundi bagkus tayo po'y patuloy, sub-sub ng sub-sub, kahit pinagpala na tayo, patuloy pa rin na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon upang hindi tayo maisahan ng kaaway. Everybody say, praise the Lord. Patuloy tayo hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesukristo. Dahil walang ibang sumasaklulo sa atin na ating tinatawagan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesukristo po lamang. Kaya wag tayong kampante. Wag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Amen po ba? Di natin alam kung ano ang bukas. Kaya ngayon pa lamang, atin pong dublihin ang ating pananampalataya. Amen po ba? Kahit sa ating pag-upo dyan, ang ating puso't isipan nasa mahal na Panginoon. Upang tayo'y malugdan, huwag nating ibahin, huwag nating bigyan ng pagkakataon ang ibang na papasok sa ating isipan, kundi walang ibang pangalan lamang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Sa tuwing tayo'y nandyan sa panambahan, iwaksi muna ang iba upang tayo'y maging karapat-dapat sa harapan ng ating buhay na Diyos. Dahil ang pag-iingat ng mahal na Panginoon ay hindi niya ipagkait sa atin pag tayo'y sinsiro. Malinis ang ating puso't isipan. Buong buhay natin fully dedicated sa bawat panambahan, atin ang
inihanda ang ating sarili na mahal na Panginoon. Ito po ang physical, ang buong kaluluwa ko. Ako'y humaharap sa iyo sa pamagitan ng pagsamba. Pag nakikita yan ng mahal na Panginoon, kahit uuwi tayo, madala natin ang pagpapala mula dito, atin talagang ihatid ang ating nakamtan dito sa ating panambahan upang pagpalain ang ating mga tahanan. Everybody say praise the Lord. Huwag nating hayaan, galing tayo sa simbahan, idalhin talaga natin. Huwag nating pag-usapan yung ibang bagay, kundi ang kabutihan ng Diyos ating ihatid sa ating mga tahanan upang tayo lalong pagpalain nating mahal na Panginoon. Dahil alam na natin, tested na tayo. Amen po ba? Hindi tayo katulad sa iba. Oh, sila nga, kahit wala sa katotohanan, mga minamahal, nagsusumikap pa nga sila. Oh, nagsusumikap upang maidaraos yung pagtitiwala nila. How much more tayo na totoong totoo, puribat ebidensya, atin na pong napatunayan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na buhay dito sa ministeryong ito. Kaya tunay po, mga minamahal, huwag tayong makampanti sa ating mga sarili dahil hindi natin alam ang bukas. Kaya ngayon pa lamang, dublihin natin ating pagtitiwala, ating pananampalataya sa ating buhay na Diyos. Dublihin natin, mga minamahal, tayo po'y patuloy. Kahit man may mga pagsubok, o nga, madaling sabihin yan. Ha? Pero mahirap, mga minamahal, gagawin. Amen po ba? Pero wala tayong magawa dahil obligasyon natin na gagawin natin na tayo'y maglilingkod patuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kakabila ng mga pagsubok, alam natin, tinitingnan yan ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Kaya patuloy na patuloy tayo. Yan lamang ating ini-encourage palagi sa bawat buhay, bawat Kristiyano, dahil nandito na tayo sa katotohanan. Ha, kung ating isip-isipin, hindi natin mabayaran yung ginawa nating mahal na Panginoon sa ating mga buhay, di na natin mabilang yung mga pagpapala. Amen. Ha, mga pagpapala, simula pa noon, nabilang ba natin? Hindi. Mga minamahal, dahil sa kabutihan yan ng ating buhay na Diyos. Nagaganap yan dahil sa ating pagsisikap na tayo po'y sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya huwag tayong kumpiyansa dahil hindi natin alam ang araw ng bukas. Sinabi natin na sa nabasa, hindi natin nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Kaya ngayon pa lamang atin pong higpitan, atin pong alagaan yung pananampalataya natin na hindi man magalaw ninuman. Dahil ang ating pananampalataya, doon lamang yan para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Ah, pag-ingatan natin yan. Mga minamahal, bagamat nanghina na tayo, ngunit kung maisip natin, maipasok natin sa ating puso at isipan, mahal na Panginoon, nang lupay-pay ako ngayon, nawalan ako ng gana sa aking sarili, na dumalo, may discouragement ako, mahal na Panginoon, akin pong isusumbong sa iyo. Ikaw po ang nakakaalam sa dinaramdam ko ngayon. Mahal na Panginoon, kahit papaano, tulungan mo ako kahit nang lupay-pay, pupunta ako sa gawain upang ako'y ma-revive mo. Makinig ako ng mga papuring awiting makalangit. Mahal na Panginoon, ikaw lamang ang makatutulong sa akin. Mga minamahal, hindi po magdalawang isip ang ating buhay na Diyos. Pag ganyan ang prayer natin, ang mahal na Panginoon ay aakay sa atin, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kaya nga kung atin lang maisip, ako makaramdaman noon, hindi pa binago aking buhay. Ha? Ako isang drug addict noon. Ako isang maraming bisyo. Ha? Hindi mababayaran yung pagbabago. Amen po ba? Hindi ito magawa ni Satanas, ang pagbabago ng buhay ng tao. Everybody say praise the Lord. Magaya-gaya man ang ibang bagay, maghimala-himala siya, pero ang pagbabago sa buhay ng tao, ito po'y hindi magagawa ni Satanas. Kailanman ay hindi magbabago si Satanas sa harapan ng ating buhay na Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya pasalamat tayo, pinagpala tayo. Oh, nalangisan tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sinasabi natin, kahit hindi tayo karapat-dapat, ngunit kung saan tayo pumupunta, nandyan ang paglalangis ng ating mahal na Panginoon. Ha? Sa ating mga prayer, bago alis, kung saan tayo pumupunta, may appointment tayo. Alam natin ang ating buhay na Diyos, laging na kasama natin. Makampanti tayo dahil ating nalalaman na ang Diyos na ating tinatawagan ay tunay tumutugon ng mga dalangin. Everybody say praise the Lord. Kaya dito po sa last verse, mga minamahal,
sa Santiago 4:15, sapagkat ang dapat ninyong sabihin, sinasabi dito, ay kung luluubin ng Panginoon, ay nangabubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Palakpakan natin ang salita nating mahal na Panginoon. Ito pala ang dapat nating gawin. Hindi pala yung saganang sariling ating desisyon. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Atin palang ipasalalay, nakasalalay pala sa kaluuban ng ating buhay na Diyos. Ang ating mga buhay, mayroon tayong gagawin. Atin pala na ipanalangin muna upang bigyan ng katugunan sa kaluuban ng ating mahal na Panginoon. Tayo pala ay sumunod sa kaluuban ng ating buhay na Diyos. O luluubin ng Panginoon, ay nangabubuhay kami. At gagawin namin ito o yaon. Mga minamahal, ang atin palang gagawin bilang Kristiyano, hindi tayo mag-desisyon agad sa ating sarili. Dahil ang pag-iisip natin, hindi po pag-iisip ng mahal na Panginoon. Amen. Ang pag-iisip ng mahal na Panginoon, hindi po pag-iisip natin. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Kaya sinabi, kung luluubin, ipagkaloob muna natin. Atin munang sabihin na luubin ng mahal na Panginoon, unahin muna natin ang ating buhay na Diyos bago tayo makapag-desisyon sa ating mga nararapat gawin kung ito ba ay naging kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, sa ating magagawa, kung ating magagawa ito, nag-iingat pa rin tayo sa ating kaligtasan. Everybody say praise the Lord. Kaya mabait ang ating mahal na Panginoon. Kung ating maalala, ulitin ko po, simula noon mga minamahal, nung makaramdaman tayo magulo ating buhay, hindi ba natin mabulay-bulay ang kabutihan nating buhay na Diyos? Ngayon, nabigyan tayo ng kapayapaan. Ang lahat na ipagkaloob ng ating mahal na Panginoon, pinagpala tayo, dalangin tayo ng dalangin noon dahil mayroon tayong inaasam-asam na nais nating makamtan, nabigyan ng katugunan ng ating buhay na Diyos na ipagkaloob niya ang mga pagpapala sa atin. Higit sa lahat, ang pagpapala ng buhay na walang hanggang sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya walang maikatuwiran mga minamahal na hindi tayo maglilingkod sa ating buhay na Diyos. Walang maikatuwiran na hindi tayo magpatuloy, panlupay-pay lang, mga problema, kahirapan lang. Iwaksin natin yan, atin pong ituon ating puso't isipan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, tayo po'y umawit sa ating buhay na Diyos. Ating damhin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil tayo dalangin ang dalangin, mga minamahal, upang bigyan tayo ng katugunan. Kaya mga minamahal, kailan pa tayo magpatuloy kung huli na ang lahat? Kaya patuloy tayo, awitan din. Kung kailan ako nasasaktan, kapag higit kita kailangan. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus, dumaraig sa'yo. Dalangin ko sana'y ilingin mo. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay patuloy. Narito ang ating mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Sa
pinababayat ang ating mahal na Panginoon. Kaya hindi tayo pinababayaan ang ating mahal na Panginoon. Kaya walang maikatwiran na hindi tayo magpatuloy sa ating paglilingkod. Ang iba nga nagsusumikap kahit hindi sila sa totoong paglilingkod. Tayo pa ka, mga minamahal. Kaya pagsikapan natin na laging madama ang presensya na ating mahal na Panginoon sa bawat gawain, mga minamahal. Yan lamang po ang hinihiling ng ating buhay na Diyos. Mabait ang ating mahal na Panginoon. Walang nais niyang ipapalit sa kanyang mga ginagawa para sa atin, kundi ang damhin ang kanyang presensya, paglingkuran siya ng maayos. Kaya mga minamahal, salamat sa ating buhay na Diyos. Narito ang bawat isa sa atin. Tayo po yung naglilingkod na maayos sa harapan ng ating mahal na Panginoon, sa tulong at habag ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa oras nito, tayo po yung magkaisang manalangin, mga minamahal, sa ating mga pangangailangan. Atin pong ipaabot sa ating buhay na Diyos ang ating mga pangangailangan, dahil dalangin lamang palagi ang ating gagawin upang tayo pag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Dakilang mapagpalang Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, muli po, mahal na Panginoon, narito ang bawat sa amin, sa aming pagluhod, sa aming pagpaabot sa iyo, mahal na Panginoon, sa aming madalangin, kasama aming mga minamahal kapatiran, ang bawat isa sa amin, O Diyos, kami po yung nagpakumbabang loob sa iyong harapan, mahal na Panginoon. Amin din na dalangin, patuloy mo kaming pagpalain, O Diyos, hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Ito po hinihintay namin. At ito po'y aming patuloy na isagawa ang iyong kabutihan habang kami nabubuhay, mahal na Panginoon. Dalangin lamang namin sa Panginoon, dalangin ang aming mahal na pastor. Pag-ingatan, paghawakan mo kami lagi, mahal na Panginoon. Kung ano pa mang mayroon mga dinaramdam sa bawat isa sa amin, mga problema at kahirapan, O Diyos, ikaw pa rin ang papawi nito. Alam namin na totoo kang Diyos at buhay namin pinaglilingkuran sa ministeryong ito. Mahal na Panginoon, kasama namin aming mga kapatiran na narito ngayon sa aming pagpakumbaba. Ikaw po ang nakakaalam kung anong nilalaman na aming puso't isipan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami, gawin mo kaming karapat dapat, O Diyos, sa pangunang dalangin pa rin ng aming mahal na pastor. Sa pangalan ni Jesus, ito po ay aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y diretso na, mga mahal, atin pong sasawayin mga anong uri ng karamdaman na nandyan pa sa ating mga katawan, ating mga dinaramdam. Sa pangalan ni Jesus, sawayin natin, manalangin tayo. Mapagpalang Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon Jesus. Sa pangunang dalangin pa rin na aming ginagalang na mahal na pastor, kami po'y humingi ng tulong sa oras na ito. Ipaabot mang iyong makapangyarihan kamay sa bawat isa sa amin, O Diyos, aming sinasaway mga uri ng karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, cast out pananakit ng katawan, ubo, mga sipon, cast out. Problems be solved, cast out in Jesus' name. Mga problema, kahirapan, magsilayas kayo sa pangalan ni Jesus. Depart from us in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' name. Be blessed in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo po'y magkaisang tumayo at tayo po'y lukso ng tatlong beses, sabay pagsigaw ng Hallelujah, Praise the Lord, mga minamahal, bilang pagpakumbaba, pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 Praise the Lord. Everybody shout, Praise the Lord! Purihin po ang ating mahal na Panginoon sa oras nito. Hanggang dito lamang po ating pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat na kapuri ang pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At tayo po patuloy na po sa oras na ito, mga mahal. Tayo po dadako na po sa ating mga announcement. Atin na pong ibibigay ang pagkataon sa ating beloved preacher, Pedrito Miñano. Ako na lang, mga mahal, ating mga announcement. So patuloy tayo. Wala po ating beloved kapatid, Brother Jun Ali. So patuloy tayo ang announcement natin, mga mahal. Bago tayo dadako sa ating mga announcement, tayo po'y mag-pray muna upang kukuha tayo ng special love offering. Ating ibibigay ang pagkataon sa, wala rin dito nakasulat, mga minamahal. Kaya pinagpala, ako na lang manalangin, magkaisa tayong manalangin. Mapagpalang Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami po'y narito, O Diyos, lubusan pasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. At narito ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, magkaloob ng special love offering, special naming na ipagkaloob para po sa iyong banal na gawain, O Diyos. Special mo ring ibalik sa bawat isa sa amin, bawat kamay na nagkaloob, sincero, nasa puso't isipan, mahal na Panginoon, na kanilang ipinagkaloob
kaloob. Pagpalain mo kaming lahat sa pangunang dalangin pa rin na aming ginagalang na mahal pastor sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y patuloy po, mga minamahal. Tunay po na ating nakikita ngayon na kulang na ang tao. Amen. Kaya patuloy pa rin, kahit kulang, mga minamahal, hindi po mahaharangan ang gawain na ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Tayo po dadako na po sa ating mga announcement. Ganun pa rin na ating banal na gawain sa lugar na ito tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Araw naman ng Miyerkules mag-umpisa alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At araw naman ng Biyernes, patuloy tayo mga minamahal, alas 2 pa rin ng hapon hanggang alas 7 ng gabi mga minamahal. Purin pong ating buhay na Diyos, ang araw ng Linggo, ating general worship, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Yan po ang ating banal na gawain dito po sa Tala, Lumbangan, Sambuanga City, dito po sa ating main church. Kaya patuloy tayong dumalo, anyayahan natin ang matagal nang hindi dumalo. Kung makikita natin ating mga kapatiran noon, kaya mga minamahal, patuloy tayo upang tayo lalong pagpalain ating mahal na Panginoon. Ating webcast mga minamahal, ating pong live webcast dito po, gabi-gabi po, Lunes hanggang Linggo, alas 7 hanggang alas 8. Patuloy tayong susubaybayan natin palagi ang ating Jesus Miracle Hour na programa mga minamahal dito po sa webcast natin. Kaya patuloy 7 to 8, Lunes hanggang Linggo. Yan po mga minamahal ang ating banal na programa. Kaya sa lahat-lahat nating mga minamahal na kapatiran, ang masasabi lamang natin na pagsikapan natin na tayo po'y makasunod palagi sa kalooban nating buhay na Diyos. Oo nga, hindi man tayo perpekto, ngunit tayo po'y magsikap na masunod natin ang kalooban at kautusan na ating mahal na Panginoon at maipamuhay natin ang salita na ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At kung wala na pong karagdagan para sa ating mga announcement, mga minamahal, tayo po'y patuloy na. Tayo po'y dadako na po sa ating pansamantalang pagtatapos o pansamantalang paghiwalay sa ating banal na gawain. Atin pong ibibigay ang pagkakataon sa ating closing prayer, ating beloved preacher, Pedrito Miñano. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Makaisa po tayo manalangin, mga minamahal ko. Hallelujah. O dakilala mo yung Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal pa ng Jesus sa unang panalangin ng aming kinakalang at minamahal na pastor, Evangelist, Wilde sa Dalmeda, na yung tayong prophet of our loving God, mahal pa ng Jesus. Ito po kami sa oras nito, taos puso. Nagpapasalamat sa iyo, mahal po yun noon, sa iyong matagumpay, ng banal gawain. Sa dakong ito, mahal pa ng Jesus, na iyong binasbasan at nilagisan mula sa umpisa hanggang sa mga oras nito, mahal pa ng Jesus. Maraming maraming salamat sa iyo, mahal pa ng Jesus. At maraming maraming salamat din, mahal pa ng Jesus, sa iyong banal at matamis na presensya na pinadama mo sa bawat isa sa amin, mahal pa ng Jesus, na nagsisilbing kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo, mahal pa ng Jesus. Maraming maraming salamat sa iyo, mahal pa ng Jesus. Hallelujah. At mahal pa ng Jesus, maraming maraming salamat din sa iyong banal na salita na aming napakinggan, hatid ng aming mga ngaral sa gabing ito, mahal pa ng Jesus, na nagsisilbing kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo at dagdag kaalaman, mahal pa ng Jesus. Maraming maraming salamat sa iyo, mahal pa ng Jesus, at sa aming pansamantalang paghihiwalay sa gabing ito, mahal pa ng Jesus. Ikaw mag-ingat sa bawat isa sa amin, sa lahat naming mga kapatiran. Pag-ingatan mo sila, hallelujah, sa pag-uwi nila sa kanil-kanilang mga bahay, mahal pa ng Jesus. Hallelujah, nagligtas sa alamang sakuna at mga disgrasya, mahal pa ng Jesus. Hallelujah, at mahal pa ng Jesus, patuloy mo pong abutin iyong makapangyarihang kamay ang aming mga live webcast viewers, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa lugar na ito ng Sambuanga City. Sa pangalan ni Jesus, this we pray in the mighty of Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, praise kapatid. The Lord. Hallelujah. Mga minamahal, magkamayan po tayo. Mayroon tayong lihan, lapit lamang po dito sa harapan. At we love you in the Lord, but our Jesus loves us.